Naman po tayo. Well, nandito tayo ngayon para pag-usapan or gusto kong makarating, kung makakarating kay Miss Qatar. Miss Qatar na may parang may Qatar yung utak, no? Masyado niyang ina-underestimate yung mga DDS. Parang feeling niya is ganun na siya kaganda para i-underestimate niya tayo tawaging mga kupal, no? Well, ito lang ate ang sasabihin ko sa'yo. Kung kami sa ganitong itsura, kupal na sa paningin mo, ano ka pa kaya ate? Okay? Hindi kita minamalit ate, pero huwag mo rin kaming mamalitin. Kung ayaw mong bumalik sa'yo, ang pamimintas mo sa mga DDS, eh babalik at babalik talaga sa'yo yan. Okay? Huwag naman sanang ganun. At saka kung babatikusin mo ang ating presidente, siguraduhin mong may kakayaan ka, ate, para gawin yon. Kasi, unang-una, lahat naman tayo ay may freedom of speech. Tama. Pero, ilagay natin sa lugar. Lalo na kung ang kaharap natin or ang binabatikos natin is nakakataas sa lahat ng nakakataas. Baka nakakalimutan mo na ang Pangulo natin is Pangulo. Pangulo ng Pilipinas. Okay? Kung sa ibang bansa nga, ang ating Pangulo, nire-respeto ng matataas na opisyalis, ikaw pa na isang simpleng OFW lamang. Okay? Hindi ko minamaliit ang trabaho mo dahil OFW din naman ako. Pero ang akin lang ate, konting respeto, konting pagtaguyod, at sana naman huwag mo nang batikusin ang ating Pangulo. Kasi unang-una, hindi nyo alam kung anong stress ang pinagdadaanan ng ating Pangulo, okay? Kung kayo nai-stress sa nangyayari, what more pa ang ating Pangulo? Siguro ang stress mo ngayon, ate, kalingkingan or wala pa sa kalingkingan ng pinagdadaanan ng ating Pangulo ngayon. Well, kung stress ka, isarilinin mo na lang yan. Okay? Huwag mo nang ilagay sa Facebook or huwag mo nang ayang mag-trending ka at kukumugin ka talaga, ate, tandaan mo. Dudumugin ka. Kasi, nakita nyo naman, ang aming Pangulo or ang ating Pangulo is nanalo ng 16 million votes. So, yung boto na yun, wala pong pera-perang involved dun. Walang binayaran para lang iboto ang ating Pangulo. Tama? Ngayon, yung manok mo, well, hindi ko naman sinabing nagbayad, pero natalo pa rin, di ba? Kaya lang ate, bago mo batikusin ang mga DDS at sabihin kupal, gusto mo tayong dalawa magharap. Ako walang makeup. Hindi ako nag-makeup dyan. Pero hindi ko naman sinasabing mas maganda ako sa'yo. Pero huwag ka naman ganyan ate sa mga ka-DDS, no? Huwag mong lahatin. Huwag mong sabihan ng mga salitang hindi ka dapat na lumalabas dyan sa bunganga mo. Kasi kahiya-hiya lang ang dating mo. Okay? Di bali sana kung talagang napaka-high level mo or talagang pang Miss Universe yung ganda mo, pwede mo kaming sabihan ng kupal or kahit pintasan mo kami ng wagas, okay lang sana. Kaso, wala eh. Diba? Sana ilagay mo rin sa lugar yung itsura mo te bago ka mambatikos ng mga kapwa mo. Kasi unang-una, wala namang ginagawa sa'yo ang Pangulo. At lalong kaming mga DDS, wala kaming ginagawa sa'yo. Diba? Kulang nga lang, hindi ka namin patulan kaso sumusobra ka na. Okay? Sumusobra ka na kasi. Masyado ng feeling mo, napakaganda mo. Feeling mo, ganun kataas ang level mo para hindi ka namin ma-reach. Okay? So, sa susunod na magbablog ka or gagawa ka ng panibagong video, mag-ice-ice ka naman ng content eh. Para naman hindi masyadong nakakahiya yung dating bago ka mambatikos, no? Kasi parang kami nahihiya sa'yo, promise. Take note, kami pa nahihiya. Pero if I were you, Tem, dasal-dasal na lang, much better. Tulungan natin ang ating Pangulo. Yun ang pinaka-the best na magagawa mo at magagawa nating lahat para sa ating bansa.